So guys, magandang buhay mga ka-technician, mga kaibigan. At samahan niyo ako guys, at ngayon ay titingnan natin kung anong problema nitong ating compressor. Kasi duda tayo dito sa loose compression, kaya lang, so para mapatunayan talaga natin ang loose compression itong sa may bahagi ng filter, muna natin puputulin. At para makita rin, matingnan din natin yung ano, kung masilip natin baka barado lang siya. At imamanual din natin ito kapag tapos natin putulin yung tubo na yun na discharge line yan mga kaibigan, yung papasok na yan sa evaporator, no? So actually na meron na tayong initial na findings dito, so kaya lang para mapatunayan natin talaga na compression yung problema is magpuputol tayo ng tubo at paanda rin natin ang manual para matesting natin yung lakas ng bomba na lumalawas mismo dun sa kanyang tubo, maging dun sa suction line, papasok o palabas na tubo dun sa ating compressor. So siguraduhin lang guys natin na natanggal na natin yung gas, ano, at saka naibaba na rin natin yung breaker or na-off natin yung breaker para maiwasan natin yung mga problema. Kailangan safety first, no? At yan, ang ipapaliwanag ko lang sa inyo ngayon yung para masigurado natin na talagang loose compression itong compressor natin. So yun nga, at pinasingaw na natin to, at ngayon pupurulin muna natin dun sa may bahagi ng malapit sa filter o strainer para masilip natin at matesting din natin kung malakas ba yung bomba papasok dun sa filter at malakas ba yung higop mula dun sa filter naman papunta dun sa evaporator. Yan, ubos na ang premium guys, puputulin na natin itong sa may bahagi ng strainer filter. Bali, FG2 guys, package 7.5 times the dual compressor, 410A na rin yung gas nito. Ayan yung bahagi ng evaporator. Ito lang yung maipapakita ko sa inyo guys, ano, yung paano natin nasigurado na loose compression talaga yung compressor. Ayan. Ayan guys, naputol na natin yung tubo, ano, papasok dun sa may strainer. At imamanual nga natin paanda rin yung compressor at titingnan na natin kung may bomba o malakas ang bomba. Hindi, imamanual na lang yan. Nakapunod yan eh. Imamanual. Ay, kaya lang under yung isa, no? Ayan, papaandarin na natin, mamanulan natin paandarin yung compressor. Yeah, masaglit lang naman eh. Para makita na natin, ma-testing natin itong tubo. Kung may malakas pa bang bomba yung ating compressor. So tatakpan lang natin itong dulo na to, yung ating pinutol na yan. At susubukan natin pigilan kung mayroon bang kung malakas pa yung bomba. Ayan guys, at i-ano na contactor lang natin yan. I-off on. Ayan, i-off i-off na natin yung breaker. Ayan, tatakpan lang natin ang daliri itong bahagi ng tubo. Ayan, yung tubo na yan, papasok at palabas. Ayan, mahina na guys, mahina na yung bomba niya. So ibig sabihin nito guys is loose compression na yung ating compressor, hindi na siya yung capacity na dapat ng bomba, hindi na, no, napakahina na, kaya hindi na siya circulate ng tama yung ating gas, hindi na niya may circulate yung gas dun sa ating system, kaya hindi na siya lumalamig. Yan. So andito na rin lang tayo, so second opinion pa rin tayo guys. Ang gagawin naman natin is puputulin natin yung
Yan, yung tubo na yan sa compressor, yung discharge line at saka yung suction, yung palabas na tubo, yung maliit yan, at yung papasok naman yung mas malaking tubo. Ayan na talaga, wala na talaga siyang load kapag pinutol na natin yan. Ganyan lang guys yung ano, yung troubleshoot para ma-justify talaga natin na talagang yung compressor ang problema. Sa mga bago ano, sa mga bago nating mga kaibigan ng mga nag-aaral ng refrigeration air conditioning, yan, para sa inyo itong video na to. At para naman doon sa mga marunong na magagaling niya dyan, so alam na nila ito. Itong video natin guys ay para lang doon sa mga ano no, sa mga beginner na mga nag-aaral ng air conditioning para makapagbigay tayo ng mga idea. Pero doon sa mga veterano na, siyempre alam na alam na nito. At tingin na lang tayo sa kanila ng mas mga dagdag pang kaalaman para ma-share din natin doon sa ating mga beginner na gusto matuto ng air conditioning or mga nag-aaral pa. Ayan guys, at ang pinuputulan natin ito is suction line. Naputulan natin yung discharge line, itong nasa taas na maliit. At second opinion pa rin is paandarin pa rin natin ng manual at titistingin pa rin natin yung bumba ng compressor. Ayan. Maraming salamat guys sa patuloy na sumusuporta sa ating video, no? Ito lang muna yung may share ko sa inyo, no? Kasi papalitan na rin natin ito ng compressor siguro sa mga next na video. Yan guys, at testingin natin. Mahina na yung umaandar ng compressor niyan. Makikita nyo, napakahina na ng bumba. Napipigilan na natin. Kaya, so, ibig sabihin yan guys is loose compression yung ating compressor. Yan. So, hindi na po pwede ito, kaya papalitan na natin ito ng bago. Maraming salamat guys. Sana nagkabiroon kayo ng kahit kunting idea.